akin ang ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay. Sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat po ng nanonood ng Facebook Live ng Aksyon Balibago Gawin ng Tama, at dito po sa ating pong programang Binhi ng Magandang Balita. Ito po ay sa ilalim ng programa ng Balibago Reading Center and e-Library, na ang bawat isa po ay hinihikayat na basahin po natin ang napakahalagang aklat na ito, na walang iba kundi po ang Aklat ng Buhay, ang Biblia na kinasihan ng Espiritu Santo ng Diyos upang sa gayon ay magbigay sa atin, magpaliwanag sa atin ng mga aral, mga iba't ibang klase ng mensahe, at lalo na po mga babala mula sa Diyos. So muli, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Dito po sa mga taga Galacia, Kabanatang 6, talatang 7 hanggang 8, ganito po ang ating mababasa. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Agad-agad po ay tayo po ay papasok dito po sa ating pong paksa, at napakaganda ng ating paksa sa gabi nito. At isa sa mga paborito kong tao sa Biblia ay ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Noe. Mula po dito sa Kabanatang 6 sa mga talatang 9 hanggang 22, ganito po ang pagkakasabi. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya'y may tatlong anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japheth. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos, at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. At ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lilipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 135 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran.
Palulubugin mo sa tubig. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipo lang lahat ng may buhay sa lahat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Ah, sabi po niya, isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop. Partner-partner po ito. At ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tag-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos ng Diyos sa kanya. Dito po makikita natin ang istorya po ni Noe. At alam nating lahat na pagka sinabing Noe, ito po ay baha. No? Sa panahon na yun ay doon sa mga nabasa nating mga talata, talagang ang bumabaha ng kasalanan sa panahon na yun. Meron pa ngang mga talata dyan na binabanggit at sinasabi na nagsisi ang Panginoon kung bakit pa niya nilikha ang tao. Dahil sa panahon na iyon ay makikita na matuwid itong si Noe, mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. No? Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao at itong si Noe naman ay isang matuwid na tao. Na halos siya lamang, no? Sa mga panahon na iyon ang nakitaan ng Diyos ng katuwiran at sumusunod siya sa mga kasakalooban ng ating Diyos. Kung mapapansin po natin dito, ay dahil nasa sukdulan na ang kasamaan ng tao at nagdesisyon na ang Diyos na kailangan niyang lipulin, no? Magkakaroon ng refresh, no? Yung panahon na yon. At gusto niyang lipulin ang lahat ng masasama sa panahon na yon. At nakita natin na inutusan niya si Noe na, Noe, gumawa ka ng isang barko, isang arko, tatlong palapag, no? Isang pintuan, magsama ka ng mga hayop, mga gumagapang na lalaki at babae. At ito pong si Noe, ang kagandahan po sa kanya, no? Isa sa mga magandang ugali ni Noe ay yung nais siyang at patuloy siyang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At hindi lamang yun, kundi lahat. Lahat po ng kanyang pamilya ay kailangan niyang isama. No po. So alam po niyo yung arko ngayon na meron akong nabasa na ang lugar po kasi nito nung pagkatapos ng baha, ito po ay dumaong, no? Diyan sa may tinatawag na Antarctica o yung tinatawag na sa may Turkey, no? Sa bundok ng isa sa mga bundok diyan sa Turkey, no? At totoo nga na ito yung na-discover nila na nandun talaga yung arko ni Noe. No? Kung makikita natin sa aral, ano ba yung reflection natin dito? Na ang Panginoon, darating ang panahon na dahil sa sukdulan ng kasamaan ng tao, ay lilipulin niya ito. Alam po niyo yung nangyayaring pandemic ngayon, hindi natin alam. Sabi ko nga, parang may mga naririnig tayo na re-refresh. No? Nagkakaroon ng refresh. Sabi nga, kumbaga sa computer, ire-refresh ang computer, no? Kumbaga sa panahon natin ngayon, kapansin-pansin na ilang milyon na ang namamatay dahil sa pandemyang ito, dahil sa tinatawag po natin na COVID-19. At hindi na po lingid sa inyong kaalaman na ang ginagawa ng tao ay sobrang kasamaan dahil may mga tao na mas pinapahalagahan nila ang kanilang mga sarili kaysa sa Diyos. Men lovers of money than lovers of God. Ito po ay nakikita at nababasa po sa Biblia. Kaya ang Panginoon sa panahon ni Noe ay nagpagawa siya ng isang arko. At sa panahon natin ngayon,
Pakinggan natin ang Panginoon at gumagawa ng arko ang Diyos sa buhay natin. Alam po nyo, yung arko ay, ito po ay nagsisimbolo sa isang relasyon na kailangan tayo'y sumusunod sa Diyos. Kailangan ang kalooban ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Pagka may mga tuntunin ng Diyos sa buhay natin at ito'y sinusunod natin, napapasok tayo sa arko ng ating Panginoon. Darating ang oras na magkakaroon ng refreshing, no? Refresh, i-refresh ng Diyos sa ang mundong ito at nawa habang hindi pa dumarating yung dilubyo na darating. Sabi nga po ng Biblia, sa panahon ng pagdating ng bago dumating ang Panginoon ay hindi siya gagamit ng tubig, bagkus gagamit siya ng matinding apoy. Ano itong apoy na ito? Ang apoy po ay maglilinis sa bawat buhay ng kanyang nilalang. So, tingnan natin, nakita natin yung buhay ni Noe. Yung buhay ni Noe, isang mabuting tao. Siya ay sumusunod, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Kung tatanungin natin sa panahon natin ngayon, ano ba ang kalooban ng Diyos? Tandaan po ninyo mga kapatid, kapag ka ikaw ay lalong napapalapit sa Diyos, ito'y kalooban niya. So, sa araw-araw, kailangan nating lumapit, kailangan nating manalangin, kailangan nating pakinggan siya at magbasa tayo ng kanyang mga salita, buksan natin ang Biblia. Ito po'y puspos, kinasihan ng Espiritu Santo. Kaya ito po'y babala sa bawat isa sa atin. No? So ito po'y bumaha, no? At yung panahon ni Noe, bumaha talaga ng mga makasalanang tao. Kaya nagdesisyon ng Diyos na nagpagawa ng arko kay Noe. Mga kapatid at mga taga-barangay, mga kabarangay ko po, mga patuloy na nanonood at patuloy na umaantabay, sumusubaybay po sa ating programang Aksyon Balibago Gawin ng Tama, dito po sa ilalim ng Balibago Reading Center and e-library, ang programang binhi ng magandang balita. At sa pagkakataon pong ito, nais ko po kayong ipanalangin. Minamahal naming Diyos, nakita namin ang buhay ni Noe. Siya'y namuhay ng matuwid, sumunod sa iyong kalooban ng panahon na siya'y narito sa lupa at pinagawa mo siya ng isang barko. Panginoon, gayon din kami sa panahon namin ngayon, nakikita namin bumabaha ng kasamaan ng tao, Panginoon. Kaya dalangin namin na nawa, O Diyos, tulungan mo kami na may pasok kami. Panginoon, maging bahagi kami ng pamilya ni Noe at maging bahagi kami ng yung buhay na ginagawa namin ang kalooban mo, buhay na matuwid at buhay na katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain niyo pong lahat ng nagikinig at patuloy na sumusubaybay sa programang Binhi ng Magandang Balita. Pinupuri ka namin dinadakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabing Amen and Amen. Muli po'y naanyayaan ng bawat isa sa araw po ng Martes, sa araw po ng Webes at Sabado, ika-anim ng gabi, ang programang Binhi ng Magandang Balita. Ito po ang inyong tagapagtanim ng Binhi ng Magandang Balita, Pastor Firmamak, na patuloy na nagsasabing ang mabuting binhi ay magdudulot ng magandang buhay. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Pagmula pa sa